Chong, gagawan natin to ng seat latch. Dito kasi may plano kong gawan to ng storage dito, kahit maliit lang, para hindi na hassle buksan. Yung gagamitin ko, may nabili akong, ano to, latch ng hood ng mga race car, nabili ko sa Lazada. Ayan siya. Bale, quick release siya. Pipindutin mo lang dito. Ayan, matatanggal na. So, ito yung gagamitin natin dito. Gagamitin natin material, mga chong, para dito sa paglalagay ng seat latch. Ayan, ano, itong steel plate na to, nakuha ko to sa junk shop. Nabili ko to. Nalagyan ko muna ng tape to para hindi magasgas. Tapos gagawin na natin nung ano, may patay na akong ginawa, lalagyan na natin dun sa bakal. I-bend natin to. Parang ganyan yung maging itsura nya. Gagamitin natin tong bender na DIY. Kung napanood nyo yung mga nakaraang video ko, ginawa ko tong bender para paggawa dun sa fuel tank. Yung ayan, yung dun sa loob. Ano natin, paglalagyan ng seat latch. Ngayon, babawasan ko na lang to. Babawasan ko siya para gumaan din. Mga chong, yung bracket natin nung ano, seat latch. Tapos na. Di nag-record yung camera ko kaya di ko napakita sa inyo. Ngayon, ikakabit na natin to dito. Tatanggalin ko muna tong LED strip kasi matutunaw yan. So ayan ang mga chong, na-full weld ko na siya. Bali yung mangyayari dyan, dito yung ano, itong seat latch natin. Ito yung baba na part, tapos ito yung taas. Bali yung ano dyan, yung cover dito or yung fender, kasama na dito. Ito na yung maging ano nya, maging fastener nya dito. Ngayon gagawin natin, dahil nalagyan ko na rin dito ng ito yung pagsasabitan, hindi ko nalalagyan ng bolt yung ano dito, yung fairings natin, kasi may ipin naman siya ng upuan, secure naman siya, matibay na kahit doon lang sa harap yung bolt. So ngayon gagawin natin, lalagyan ko dito ng yung parang sasabit dito sa kanya para mag-clip. Ito, itong mga retaso lang din gagamitin natin, gaganyan siya dito at kakabit natin, tapos mabutasan na natin to para maikabit na to itong ito. Ganyan yung maging itsura niya dyan.
Nabutasan ko na tong bakal na ano natin, yung bracket. Ngayon, tinape ko siya, pinesto ko na dun sa motor, tapos bubutasan natin dito sa fiber. Yung bracket natin mga chong, ayan, nabutasan ko na yan, dalawa pa lang, ayan, dyan, ganyan magiging itsura nya. Tapos gumawa na rin ako nitong washer para dito sa likod, para siguradong hindi magka-crack to paggamitan natin ng rivet. Tapos ayan, okay na. Ngayon, itatry na natin dito sa motor. Tapos, butasan na natin dito. Washer din dito. I-weld natin itong nut. Stainless yung gagamitin natin para sigurado hindi kalawangin. Kasi bababad yung tubig dito sa loob. I-weld natin yung nut sa washer tapos i-rivet sa atin ulit dito. Para walang problema kung i-adjust natin to. Dahil nga stainless din itong ano natin mga chong, itong mga nut na kasama dito, pati ito, stainless din. Gagamitin natin washer kung saan natin i-weld itong isang nut. To stainless din to. Di ko alam pang ano to, nakakuha ko lang din to, scrap lang din. Ito na yung nagawa natin ano mga chong, flat sheet sa likod. Yan yung nut welding ko. Pasensya nyo na, medyo bangat kasi napalakas yung setting ng ano kanina. Welding, may mga part na natunaw. Ngayon, lalagay natin ito dito, bubutasan natin para ma-rivet na siya. Yung butas ito mga chong, sinadya kong medyo palakihin yan para adjustable yung alignment kasi i-rivet pa naman natin to. So ayan na mga chong, okay na siya. Tapos ito yung huling ginawa natin. Ayan, detest natin. Ay, teka lang, tanggalin ko muna tong duct tape na nilagay ko para hindi lang magasgas tong ano natin, seat latch. Ayan yung itsura niya mga chong. Ayan, pakilalak siya. Tapos pindutin natin. Ayan. Thank you.
Yan yung baba niya, mga chong. Yan yung sasabit doon. Tapos ito na yung bracket na ginawa natin dito. So yan. Ito, mga chong, hindi ko mapuputulan to. Itong bolt na to kasi mag-iiba pa yung adjustment niyan pag lagyan ko na ng ano ng lagyan ko na ng fender or ano dito, cover sa baba. Pag lagyan ko na yan diyan, itong ano natin, lock ng latch, atras to. Kasi makapal din 'yun. So, ito mag-iiba yung height niya. Kaya bababa pa yun doon. Kaya sa ako napuputulan yan pag magawan ko na ng cover dito. So ayan, mga chong, binaba ko muna yung motor sa stud kasi inayos ko tong mga welding. Ayan. Inayos ko na lahat ng welds. Tapos dinagdagan ko na dito ng bracket. Eye brace dito. Tinakpan ko na, binax ko na yung frame niya para mas matibay. Tapos ngayon gagawa tayo ng bracket itong ignition coil. Dito, itataka ko dito sa baba. Kaya ako binaba kasi mahirap pag nasa stand, tatanggalin ko rin yung makina mamaya para may pwesto natin ng maayos, may tago natin sa baba ng tangke. May gagawin pa ako dito, gusto ko pang dagdagan to ng isang brace dito para sigurado lang na hindi magka-problema yung frame. Kakabit natin yung fuel tank dyan. Ayun, kakabit natin dyan para may pwesto natin ng maayos kung saan natin itatago itong ignition coil. Nakapili na ako ng pwesto kung saan ko ilalagay ito. Ayun, gagawin ko muna, papalakihan ko yung butas nito kasi maliit yung bolt niya. Ito yung gagamitin ko, medyo mas malaki ng konti. Ayoko kasi gamitin to dahil manipis masyado yung nut. Pag i-tackweld ko yung nut, baka matunaw. So ayan, mga chong, nakapag-decide na ako kung saan pwesto ko ilalagay tong ignition coil. Ganyan na siya. Final na yung decision ko na dyan ilagay. Ngayon, magtatabas na ako ng ito. Gagawin natin bracket. Natin, mga chong, and okay na siya. Ngayon ikakabit na natin dito sa ano, ignition coil, tapos i-weld na natin dito. Mga chong, na i-full weld na natin. Ngayon, itatry natin ulit tong ano, ignition coil, kung kasya pa rin. Minsan kasi na de-deform siya eh.
Ayan mga chong, lapat na siya. Yan yung mga weld. Kahit pa paano nag-improve nun tayo. Ayan. So ngayon mga chong, na natapos na natin to. Yakabit na natin yung tank, yung fairings, tapos yung telescopic. Para magagawan ko na siya dito ng ano, stopper. Ng stopper ng steering niya. So ayan ang mga chong, nakabit ko na. Yung subframe di ko nakakabit yan kasi di pa naman kailangan na yun. Pati yung makina yun. Kaya titighanapin ko yung kung hanggang saan to. Yung clearance nya. So gagawa na natin ng stopper. Pattern natin mga chong, ngayon magtatabas na tayo na ang gagamitin natin. Dito na ako kukuha sa angle bar na to. Ayan, dahil wala akong flat bar or ano, steel plate. So ito na mga chong, yung stopper natin tapos na. Itatack weld natin dito. So ayan mga chong, yung kinalabasan ng ating ano, steering stopper. Ayan. Okay na siya mga chong. Yung clearance, saktong-sakto lang.